Isa nga pala akong dual citizen dito sa Amerika. Hindi akong bitawan yung pagiging Pilipino kasi gusto ko pa rin bumalik sa bansa natin na isa pa rin mamayan. Pumunta ako dito dahil gusto kong maranasan ng Western life. Kumbaga, ito ang pinapangarap ko. Siya nga pala, sa Pilipinas, masyadong mahirap mag-acquire ng baril dahil hindi naman to rights o wala sa constitution natin. Hindi katulad sa Amerika, merong Second Amendment na tinatawag sa constitution nila, ang pinakamataas na batas. Ang right to bear arms ang isa doon, Second Amendment. Dito, hindi to privilege, karapatan ito. Sa Pilipinas, privilege lamang. Parang paghahawak ng lisensya. Tama pag manaw ng isang sakyan. Privilege, hindi rights. Dito, parang bumibili ka lang ng candy o laruang baril. Madali lang ang proseso. Konting background check, yun lang. May mga napapanood ko sa television. Balita sa Amerika. Sa iba't ibang estado. May mga shooting. Mga kalimitang gamit ay AR-15 o Armalite Rifle. Isa itong barrel na semi-automatic. Dito nagbo-burst. Katulad ng M4 Assault Rifle na for military use. Ito for civilian use lamang. Sa Pilipinas, kaya medyo lumayo-layo gawa ng masyadong toxic. Pero sabi ng kaibigan ko si Brian, ganito rin sa Amerika. Siguro hindi mo pansin kasi pag unang punta mo rito, dolyar ka agad ang iniisip mo. Maraming conspiracy theory na lumalabas. Dito, makalimitan ay racism at religion din. Iba-ibang paniniwala, iba-ibang lahi, kalimitan, putet, titem, minsan nagkakaroon ng away. Hindi pa na sila magkasundo. Ibang puti, supreme ang tingin nila sarili nila kumpara sa mga itim o African-American na dinala ng mga ninunulang puti bilang isang alipin. Nag-grocery ako. Nadala akong malaking paper bag na naglalaman ng mga dilata at mga pangailangan ko. Marami-rami yung pinamili ko itong araw na to. Can I help you with that, sir? Sabi ng isang puti na lalaki. Tuminaw sa likuran ko. Meron siyang kasama. Dalawang lalaki, isang babae. No thanks, I can handle it. Habang minubuksan ko yung pinto ko sa second floor. Apartment na kasi yung inupahan ko sa ngayon. Okay. So maybe we can invite you with this. Sabay ibigay siya ng isang maliit na parang tarjeta at pamphlet na naglalaman ng kanilang parang religion na paniniwala, pero hindi eh. Iba ang tingin ko. Meron siyang parang pentagram at parang kambing yung ulo na may sungay sa loob ng bituin na yun. Tinignan ko rin yung mga suot ng mga kasama niya. Malayo ito sa reliyon ng mga Kristiyano. Sila'y nakitim, ibang bitato, may piercing pa sa mukha, sa tenga, sa ilong, at sa bibig. Thank you, gumanan na ako. Kahit hindi pa ayos yung accent ko. Sumunod noon, pagpasok ko sa lunang bahay, sinerch ko ang kanilang organization sa YouTube at sa internet. Meron ko makalat na meron silang mga na-skripisyo. Nagulat ako. Tao. Human blood. Iba ang sabi, rumors lang daw yun. Pero iba ang sasabi. At nagko-komento na yun ay totoo. Iba na cover up daw yung kanilang kaso, sabi na iba. Dahil meron silang membro sa FBI at sa mga state police. Nakakatakot pala tong grupong to.
kinagabihan, nakita ko yung apat na tao, isang babae, tatlong lalaki. Lagi sila nakatingin sa bahay ko. Mga sumunod na araw, ganun din. Nag-decision na akong kontakin si Brian. Nako pare, bumili ka na ng baril para ka namang ungas. Hindi ko umot na sa Amerika ka, ay ligtas ka na rito. May mas shooting o kung ano-ano pa. Bumili ako AR-15, yung paboritong rifle na ginagamit sa Amerika ng mga civilian. Tapos handgun Glock 19 Gen 5 at 1911 para masigurado. Sumali na rin sa gun club. Malimit ko pa rin nakita yung mga taong yon na mga weirdo. Hanggang sa isang gabi, 10 oras na, nag-inuma kami ni Brian noon. Hinarangan ko ng babae, kumakaway siya. Nakakawake ako noon. Medyo binaba ko lang yung pinta ng salamin ng konti lang. Kasya lang yung daliri. Basakaling sakalin ako. Sa side ko lang, left side. "You're not joining with us," sabi ng babaeng Amerikana. "I'm busy," sabi ko. Lang. Sama ng tingin sa akin ang mga taong yun, mga kasama niya. "Okay, I hope next week, okay?" Gumapit yung isang lalaki, yun ang sabi sa akin. Tumangon lang ako. Pero nakahanda na yung aking Glock 19X Gen 5. Nakatago at inupuan ko. Buti wala silang dalawang masama. Nagmaneho ko na ako papuntang bahay. Kinabukasan ng gabi, wala sila. Nililinis ko yung baril ko at tinahanda na. Baka sakaling kung ano man ang mangyari, kung meron man, wag naman sana. Iba na yung handa, iba na yung yamado kaysa dihado, ika nga. Kinunta ko si Brian, isa siyang district attorney o prosecutor kumbaga sa counterpart sa Pilipinas, sa DA office siya nagtatrabaho, isang abogado. Tare, nag-research ako sa mga sinasabi mong tao. Meron nga yung mga kaso at iba pang pending na ongoing yung grupo ng mga yan. Yung sama nila. Huwag kang sasama, may satanista yung mga hype niyan. Napatay yung leader lang ng FBI. O ba't sila hindi pa nakukulong, sabi ko. Eh pare, siyempre yung leader lang napanagot noon. Wala pa namang ebidensya tungkol sa kanila. Ah, ganun ba? Sige, naputol ang tawagan namin. Nang bilang may nag-doorbell. "Pre, tawagan lang kita ulit." "Sige, tol," sabi niya. Sabi ni Brian sa kabilang linya. Nakarandam ako ng konti. Training ko sa tactical shooting school. Makinig ba kami footstep na nakapaligid sa bahay ko. Malalaman ko kung ilan ang kalaban. Sumilip ako. Tumingin-tingin. Sumilip ako sa butas ng aking pintuan. Walang tao. Pero pagbukas ko ng pinto, saka ako tinanggal yung safety chain, no, para hindi tuluyan tumabuksan kung may pumasok man. Tinignan ko yung box. May pulang likido. Binuksan ko. Tumingin mo na sa paligid ko habang hawak ko yung baril. Pagtingin ko, putol o pugot na ulo na nakadilat sa akin. May nakita akong maliit na papel. May bahid ng dugo pero malinaw ang pagkakabasa ko doon. "If you're not joining, we'll be next. Join us. Spread the light." Tinawagan ko si Brian unang-una. Nila ko yung pinto. Hindi ko na binuhat yung kahon na yun. Natuguan.
dumating mga police kasama si Brian para mag-imbestiga na rin. Tinignan ko yung bearer of light movement. Hindi daw sa religion pero si Satanas ang kanilang pinapromote. Satan ang nakakatawa sa constitution nila, inembok nila right to religion or to belief. Meron daw silang karapatan at gusto nilang ibaon ng revolto ni Satanas nakatabi ng sa pungutos ng Diyos sa Capitol. Nasimi sa demonyo pala itong mga ito eh, sabi ko sa isip ko. May nalapit na ni Brian sa FBI ang gantong klase ng kaso. Mga ilang araw din, malimit tumataw lang aso ng katabi kong kabahayan. Naikarandam ako. Laging nasa tabi ko ang Glock 19 ko, minsan 1911 for caliber 45 pistol, tapos yung AR-15 ko sa bolt ko ay kargado ng bala, loaded na kumbaga. May kumatok na naman. Tumingin ako sa aking orasan. Nag-text na kagad ako kay Brian. May nagkumakatok. Siguro mga 12:15 a.m. ng midnight na. Ating gabi. Pinakarad naman ko yung paligid ko. Pero patuloy ang pagkatok. Palakas ito ng palakas. Sabang tumatagal. Palakas ng palakas. Hindi na ako nakatees. Sinilip po ng tatlong lalaki at isang babae nga. Siling grupo ng mga satanistang kulto. May hawak silang mga patalim at may baril pa yung iba. Yung babae may hawak na machete o itak, ang gawang Mexican ang ginagamit. Don't come in, sabi ko. Tinawag ako na kagad si Brian pero kinikiba na yung bituan ko. Nagpapotok na isa. Dala ko yung AR-15 ko at talagang pinasadaan ko na sila ng ganti ng putok. Bulakta silang lahat. Meron pang nakatayo pero nagdilim ang paningin ko sa takot. Survival skills na nga o mode kung tawagin. Binaril ko na ito sa ulo. Niwirdo mo kasi ako sa kanila. Napansin ko meron naman silang dalang pugot na ulo. Pinugot ito. Napaluha ako. Batang babae yun na puti. Siguro edad lang noon ay 12 years old. Napawa ako ng kamay ko sa bibig ko. Anong klase mga tao to? Nasa isip ko ng mga panahon na yon, mga oras na yon, hindi ko pinagsisihan ang ginawa ko. Napatay ko sila ako gamit ang konstitusyon ng bansang to. Marami talagang weirdo sa Amerika kesa nung buhayin ko pa sila. Dumating mga polis sa si Brian. Meron tatlong MBI. Ay hindi, FBI, Federal Bureau of Investigation, nakasama ito. Sila na raw ang hawak ng kaso. Inabuti ko na raw na umalis na lang doon. At kinawaan na ako ng testimonyo ko. Kung kailangan ako, pwede akong tumistigo kung may mangyari mang insidente. Yung mga napabalitaan ako na sa mga kapitbahay ko na naging kaklose ko na rin,
doon. Yung mga pumapaligod, ligod, o paligid-ligid. O nakapalibot sa bahay ko. Kasi dati kong tinitirahan sa apartment. Doon, ang mga bilang nila, 20 na. At may mga nakaitim ng kotse na pumapalibot din doon. Hindi ko alam kung mga FBI o federal agents o membro ng satanistang kulto na yun. Naging instructor nun ako ng barrel tactical shooting. Kapag namimili ako sa grocery, para may mga tumitingin sa akin na lalaki nakaitim, may tattoo at may piercing sa mukha. Sinundan ko ito ng tingin, mga bikers lang pala. Pero nakakarandam ako ng takot pa rin. Maraming weirdo sa Amerika hanggang sa bumalik pa na ako sa Pilipinas. Nagtuturo pa rin ang tama at responsable ang paghawak ng barel. Nakatanggap ako ng tawag kay Brian. Nahuli na yung leader at ang grupo ng mga satanistang ito ay nakasuhan na. Sa kabila-kabila ang patayan na nangyayari sa lugar. Marami na rin witness yung iba na awanan ng CCTV, mabuti naman. Binuwag na at lagi nire-raid ng FBI ang mga kanilang mga chapter. May mga nakukuha mga barel, nakukumpiska, na walang lisensya, delikado, at patalim. Ang nakakarima rin pang nabalitaan ko, meron dun sa parang pinag-aalayal ng marmol na pahabang mesa na nakataling babae, nakabukaka ito. Sabi ni Brian, sabi ng FBI nagsuri, ayon sa pagsuri, kinahasa ito ng 20 o mahigit pang katao bago sinaksak sa dibdib ang isang patalim na may mukha ng demonyo na nakaukit sa pulungan at hawakan. Nanatili mo na ako sa Pilipinas, pero saan mo na ako magpunta na ikundala ang baril ko? Mahirap na. Di natin alam kung nasaan ang mga demonyo.